What's up mga Wonders? Welcome to my channel. So, for today's video, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano natin i-check yung system specification ng computer na nabili natin or yung computer na ginagamit mo. So, ano na ba yung tatlong paraan? So, tara mga Wonders, pag-usapan natin. So, yan ka Wonders, punta ka dun sa may start button. So, pag-click mo dun sa start button, i-type mo lang yung settings. So, after mong i-type yung settings, makikita mo yung icon na yan. And then, i-click mo lang ka Wonders. Okay? So, pag nakita mo yung settings, na-click mo siya, ito yung lalabas mga Wonders. So, saan tayo papasok dyan after nito? So, i-click mo lang yung system. And then, dun sa may system, makikita mo mga Wonders dito yung about. So, dito mo na makikita yung specifications mo. So, yun nga lang mga Wonders, inuulit ko, kapag ang operating system mo ay Windows 10, so, pwede mo itong gawin. Okay? So, i-check natin mga Wonders. So, i-click mo lang yung about. Okay? So, yan ang makikita nyo mga Wonders, dito sa about, ito yung operating system na naka-install dun sa computer or dun sa laptop mo. And then, makikita mo din dito ka Wonders kung ano ba yung pangalan ng desktop or laptop mo. So, pwede mo din siyang i-rename dito. Pero, since yung video natin mga Wonders is pag-check lang nung system specifications. So, ito ipapakita ko lang sa inyo kung paano nyo siya makikita. So, ka Wonders, makikita nyo rin yung anong edition ng Windows 10 yung naka-install sa akin. And then, yung processor ko is Intel Core i3. And then, yung clock rate niya is 2.40 GHz. And then, installed RAM. Yung system type. Ito, napaka-importante din ito mga Wonders. So, lalo na pag mag-i-install ka ng applications. Meron kasing tayong tinatawag na 32-bit tsaka yung 64-bit na applications. So, pagka ang naka-install sa'yo mga Wonders ay 32-bit operating system, tapos ang may da-download mo na applications ay 64, hindi siya tatanggapin nung computer mo. So, hindi 32-bit mga Wonders yung lalabas dito, kundi x86. Okay? And then, makikita mo din dito mga Wonders yung pen and touch. Okay? And then, sa storage naman, pagka gusto mo ding makita yung storage mo, is yan, ito. So, ito yung storage ko. So, ito, external lang itong SDHC na to. Nakasaksa kasi yung SD card ko. So, ito talaga yung storage ko. 465 tsaka yung 465. Yun yung storage ko. Dalawang partition siya mga Wonders. Okay, so ito yung unang paraan. Paano mo siya makikita mga Wonders. Yung system specifications mo. Pangalawa naman, i-check natin mga Wonders. So, dito naman, kahit ang operating system mo is Windows 7, Windows 8.1, pwede siya. So, standard din mga Wonders, pwede mong ma-check sa pangalawang step na ipapakita ko. So, una mong gagawin mga Wonders is punta ka lang dun sa start button. Okay, i-type mo lang yung my computer. Okay, so makikita nyo mga Wonders, tinype ko yung my computer. So, since ang operating system ko is Windows 10, ang lalabas dito is this PC. Kung ang operating system mo ay Windows 7 or Windows 8, si Windows 8 kasi this PC na din yung lalabas. Pero kay Windows 7, my computer ang lalabas. Okay, so pag type mo ng my computer, ito yung i-click mo mga Wonder, yung this PC. Okay, so pag click mo ng this PC mga Wonders, ayan. So mula dito sa may white background na to, ayan. So right click tayo mga Wonders, click mo lang yung properties. Okay? So, mga Wonders, oh, medyo kamukha nung isa, yung unang step na pinakita ko sa inyo. Makikita mo, mga Wonders, dito yung processor. Ano yung processor mo? Intel i3. Tapos, ano ba yung clock rate niya? 2.0 GHz. And then, yung memory or yung RAM na tinatawag natin, yung temporary storage natin. So, yung gamit na yung ginagamit ko ngayon mga Wonders ay 4GB na Intel i3. And then ano yung system type? Ito, explain ko lang ulit yung system type, yung operating system. May encounter mo to mga Wonders pagka mag-i-install ka ng
applications, bago mo siya i-download, may hihingin sa'yo kung 32-bit ba siya or 64-bit yung operating system mo. So, napakaganda na alam mo to, Kawonders, kasi kung minsan magtataka ka bakit na-download mo yung applications pero hindi nag-i-install dun sa computer mo. So, malamang mga Kawonders, isa ito sa problema mo. Hindi mo na-check or hindi ka aware na iba pala yung 32-bit tsaka yung 64-bit operating system kapag mag-i-install ka ng applications. Hindi siya basta tatanggapin ng system mo. So, kailangan match siya. So, kung 64-bit yung operating system mo, pwede mong i-install yung 32-bit and 64-bit na applications. Pero kung 32-bit mga Kawonders yung nakalagay dun sa operating system mo or yung system type mo, hindi mo pwedeng installan ng 64-bit applications yung computer or laptop mo. Okay, and nandito mga Kawonders, makikita nyo rin yung computer name, full computer name. Pangatlo, ito yung pinaka talagang dapat malaman mo. Ito kasi talaga yung tinatype or ito talaga yung ginagawa namin mga Kawonders pag i-check namin yung full specifications nung computer mo. Kasi kung makikita nyo mga Kawonders kanina, nakita natin yung anong operating system yung naka-install sa'yo, ilan yung RAM niya, pero hindi lahat na ipakita. So, itong pangatlo mga Kawonders, ito yung pinaka halos lalahati niya yung makikita mo dun sa specifications. So, ano yung gagawin natin mga Kawonders? So, i-click mo lang yung start button and then type mo yung run. Okay, and then i-click mo Kawonders yung run. Tapos, mula dito sa may run, i-type mo yung DX Diag Kawonders. Ayan. So, and then click OK. So, hindi natin mga Kawonders, medyo may kabagalan ng bagay. Ayan. So, makikita nyo mga Kawonders, ito yun yung DirectX Diagnostic tool natin. So, sa system, ito yung makikita natin mga Kawonders, tawag dito. So, dito makikita mo yung operating system pa rin. Ano ba yung operating system mo? Yung Windows 10 to 64-bit. Okay. And then, dito yung language niya is English. And then, ito, ang kagandahan dito mga Kawonders, ma-identify mo or malalaman mo kung ano yung brand nung laptop, lalo na kung burado or walang pangalan, yung brand nung laptop mo. So, dito mga Kawonders, ang gamit ko ay NEC or yung NEC. And then, ito pa yung system model. So, napaka-importante din na alam mo yung system model, lalo na pagka sa mga technician natin dyan, pagka nagpo-format tayo ng computer, pag ini-install na kasi natin mga Kawonders yung drivers, ito yung pinaka-i-tinatype nila, hindi basta yung manufacturer or yung system manufacturer ng laptop or ng computer. So, ito yung hinahanap para mas makita yung specific na drivers na pwedeng ma-install dun sa computer mo or dun sa laptop mo. Okay, and then yung BIOS, ito din makikita siya, processor, Intel i3. And then yung memory, ayan, nakikita din mga Kawonders. And then, we have the DirectX 12, yung DirectX version ko. Okay, so tingnan naman natin mga Kawonders yung sa display. So, yung display ko mga Kawonders is, bakit ba ako may display 2? Kasi naka-extended tayo eh. Meron ako isang monitor na ginagamit dito. Okay, so kung makikita nyo mga Kawonders, ito, yung pangalan, yung graphics, or ito, yung Intel RHD Graphics 620, ito yung sa akin, sa monitor ko, sa built-in. And then yung display ko is 1920 by 1080 32-bit, or yung 60 Hz, and then the monitor ko is generic. And then mga Kawonders, makikita mo rin dito yung sa sounds. Okay, yung display kasi, ito yung gamit ko din. Yung display ko is, yung isa, yung Dell. Yung Dell naman na monitor. Okay. So, yung sound mga Kawonder, dito, ito, hinahanap din to kung anong type yung sounds mo. So, meron kasing mga applications na nare-required kung anong type ba nung sounds. Yung anong type ng sounds meron yung computer mo. So, dito mo siya makikita kung na-meet ba niya yung requirements ng system mo. Okay? So, yung sounds ko, ito yung product ID. And then,
So, anong type siya? WDM. Okay? And then, dun sa may input ko, ito yung, sa input ang makikita natin mga ka-wonders is yung mouse and keyboards. Yung kung ano yung mga naka-install na components dun sa computer natin. Okay, so since laptop nga yung gamit ko, so ito yung nakalagay, naka-attach. So we have the mouse and the keyboard na NEC or NECHID mini driver. So ayan, makikita natin mga ka-wonders. So yun lang mga ka-wonders, napaka-importante na alam mo yung pag-check ng system specifications, lalo na kung mag-i-install ka ng bagong application, saan mo ba siya talaga magagamit? So, ginagamit natin itong mga ka-wonders, tawag dito, para malaman mo ba kung kaya ba ng laptop or ng computer mo yung i-install mo na applications. So, for example, i3 yung gamit mo, tapos mag-i-install ka ng pang-video editing software, let's say, Premiere Pro, o kaya yung Adobe After Effects. So, yung mga yun kasi mga ka-wonders, meron siyang paraan para makita mo yung kung kakayanin ba siya ng computer or laptop mo. So, sabi ko nga sa inyo, hindi pa pwedeng basta download lang tayo ng download dun sa computer. So, ginawa ko yung tutorial na ito mga ka-wonders para malaman nyo ano yung purpose din ni system specifications. So, yun lang mga ka-wonders. Sana natuto kayo din sa video tutorial ko. So, thank you mga ka-wonders.